Good morning, guys! Lumabas kami ni baby kanina. Namili kami ng sangkap kasi naubusan ako ng sibuyas, ng paminta, ano pa ba, bawang. Na rin ako bumili ng pork, diced pork. Hera, come here. Kasi meron ako natirang bopis na ginisa ko ng isang araw, hindi siya naubos. So, sayang naman, gagawin natin siyang kilawin. Sa Kapampangan, kilayin, Kapampangan yon. Lagi siyang niluluto pagka fiesta. So, lutuin natin yun ngayon. Sayang naman, hindi lang ako nakakita ng pork liver kasi walang available dun sa supermarket at pinuntahan namin ni Hera. Dun lang kami pumunta sa Iceland na malaki. Hindi ako nakapag-vlog dun kasi magulo to pagkakasama ko kaming dalawa lang. Wala siya sa mood, ewan ko ba bakit ayaw na ayaw yung pumapasok sa market. Na naiinip yata. Kaya hindi ko na siya na-vlog. Nakakapag-vlog lang kami na kasama ko yung asawa ko. Magulo yan, lumilikot. Lagi umiiyak. Hindi mo alam kung anong ayaw niya sa loob ng supermarket. So, magluto na tayo, guys. Ito yung natira kong bopis. Sayang naman. Kaya lalagay ko na lang sa kilawin namin. Tapos, binabad ko na yung pork sa suka, patis, konting asin pa at saka paminta. Binabad ko na siya for 30 minutes. Tapos, ayan, nag-prepare na ako ng bawang, ng sibuyas, ng siling pang sigang, saka ng bay leaf. So, ininit ko na yung ating kawali. Gumamit na ako ng olive oil. So, lutuin na natin. Natin yung lorin. Okay, na natin yung pork na binabad natin. Isa natin yan for a few minutes. So, medyo nag-brown-brown na siya. Lagay natin yung pinagbabaran na soup. Tapos, lagyan natin ng konting tubig para mapalambot pa natin yung pork. Lagay na rin natin yung sobra nating bopis. Siguro mga kalahati nito lalagay ko. Para sipsipin na rin niya yung suka. Luto na to eh. Ay, sobra lang namin na ulam. Gustong-gusto ko kasi yung kilawin na may ganyan. Medyo sinisipon ako kasi allergic ako sa mga sa alikabok na sa labas. Mga na yung ilong ko. Tapos dahil nagsasummer na yung mga ano bang tawag ng mga halaman na maraming mga
nakakasakit sa ilong. Nakaka-allergy. Lahati lang ang nilagay ko. Sobrang dami kasi nung naluto. Bupis. Hindi namin kaya ubusin. Yan. So, takpan mo lang natin. Mayroon na batang maingay sa background. So, hayaan muna natin lumambot. So, eto na siya, guys. Ayan, humuhulo na. Nilagay ko na yung sili. Nilagyan ko din ng konting patis pa kasi tinikman ko medyo matabang pa. So, yan, hayaan lang nating lumambot pa. At medyo mag-dry pa, ng konti yung sabaw niya. Eto, guys, yung binili kong paminta kanina. Hindi ko nga maintindihan eh. Yung drawing na lang eh. Yung picture na lang ang tinignan ko. Kasi isang Roman, ano siya, Roman food and wine yung napuntahan namin tindahan ni Hera. Tapos ito ata yung crush. Yung ground black pepper, nilagay ko na dun sa, ano, dun sa lalagyan namin. Nirefill ko lang. Kasi minsan kailangan ko yan eh. Yung buo crush, tsaka yung ground black pepper. Hindi ko maintindihan, oh. Roman food and wine. So, yan lahat ang pinili ko kanina na kasi wala na kaming paminta. Tingnan nyo yung salita. Hindi ko rin maintindihan. Tinignan ko na lang yung picture. So, tingnan natin. Ayan. Siguro mga few minutes pa. Malambot na malambot na to. Nasa sa inyo yung panlasa kung gusto nyo ng malasang malasa. Dagdagan nyo lang ng patis. Nasa sa atin naman yan yung panlasa natin. Salt and pepper to taste or patis. Kasi ako parang pinaka ano ko is patis rather than using yung vetchin ba yun? Hindi uso dito yung vetchin eh. So yun ang ginagamit ko. Ito guys, luto na ang ulam natin. Okay. Kain tayo! Tignan niyo po yung anak ko kung anong ginawa niya. Naglaba kasi ako ngayon nandiyan yung basket ko. Sinakyan niya. Pakakainin ko na siya ngayon para makapag-lunch na siya. Mauna na siyang kumain sa akin. Get ready. Batang to, oo. Magana naman tong kumain eh. Basta gutom yan, sigurado kakain to. Tapos meron siyang yogurt. Gusto niya yung yogurt. Say bye!